at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay na po niya hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, sari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan, kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo ay napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pagagasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, isang lalaking taga-Baal Salisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya ng sebada. Sinabi ni Eliseo, "Ihain ninyo iyan sa mga tao." Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi ito magkakasya sa 100 tao." Iniutos niya uli, "Ihain ninyo iyan sa mga tao, sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa." At inihain nga nila iyon. Kumain ang lahat at nabusog. Ngunit marami pang natira, tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong kaming lahat o may kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Magpupuring lahat sa iyo o Poon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Pinakakain mong tunay kaming lahat o Panginoon. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu.
Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang pagbibinyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niya dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryo na tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito
isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghan na ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propeta na paririto sa sanlibutan." Nakalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburunan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Ang ating Panginoong Jesus nagtuturo. At habang nagtuturo siya, napansin niya ang napakaraming tao na nakikinig sa kanya. Nagugutom na ang kanilang mga baon, ubus na, at wala na silang mapuntahan para makakuha ng makakain. Ano ang ginawa ng ating Panginoon? Pinakain niya ang mga tao. Binusog niya silang lahat. Mula sa ilang tinapay at isda, ito ay kanyang pinarami para makakain ang lahat ng tao. Sa madaling sabi, ang ginawa ng Panginoon, nagkawang gawa. Nakita niya ang mga tao nangangailangan, tumulong kaagad siya. Ano ngayon ang ibig ipaalaala sa atin ng Panginoon? Sa kasalukuyan po, kung nakikita natin ang sinumang tao nangangailangan, abutan natin kaagad sa ng tulong sa maaabot ng ating makakaya. Lagi tayong tumulong sa mga nangangailangan
Lagi tayong magkawanggawa. Lagi tayong mag-alay kapwa. Yan ang ibig ipaalaala sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating Ebanghelyo ngayong umaga. Kaya tumayo po tayo at isagawa natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang tulad ni Jesus maging bukas palad at mapagmalasakit tayo sa mga kapatid natin na nangangailangan at may mabigat na pasanin sa buhay. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pagkalooban mo, Diyos Ama, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, ng mabuting kalusugan at karunungan, upang masigasig nilang matulungan ang mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pagpalain mo, Diyos Ama, ang mga kasapi ng Mission Society of the Philippines sa kanilang pagpupunyagi na ibahagi ang magandang balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga nakatatanda at mga lolo at lola, upang hanggang sa dapit hapon ng kanilang buhay, manatili silang tagapagpatunay sa mga pagpapahalagang Kristiyano at paninindigan na siyang matatag na sandigan ng bawat lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nakatatanda nating may dinadalang sugat sa kalooban at tinalikuran ng pamilya, ang mga nalulumbay at may sakit, upang makatagpo sila ng kagalingan at pagkalinga, kapanatagan at pagpapatawad, kapayapaan at pagdamay sa loob ng sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, upang tumatag ang ating paninindigan sa halaga ng bawat buhay, mula sa paglilihi hanggang sa kamatayan, at maging masigasig na itakwil ang kulturang pagtatapon na itinuturing ang mga matatanda at mahihina na kinupasan na ng halaga at sa makatuwid, maaari nang ipagwalang bahala. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmakal na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Buksan mo ang iyong puso sa pagtangis ng aming mga kapatid na nagugutom at nauukaw sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo
na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sagisag ng bigay mong kaligtasan. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yon itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan? Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula. At ngayon, aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumukay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligaya na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinuko. Kaya't minabuti niyang siya ay ipinanganak ng Birhen na bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya, kaisa ng mga anghel
na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin
kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, ang aming obispo, ang kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparean. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong bukal na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo aming tinatanggap, nagbibigay buhay, kaligtasang ganap, dakilang kaloob na sa amibigay, tanda ng pag-ibig ng Diyos na buhay. O sakramento banal na kahangahan, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga,
tanggapin natin buhay niyang biyaya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaala na walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mo ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga nakatatanda at mga lola at mga lolo na katulad ko. Ama naming mapagmahal, bukal ka ng buhay at lahat ng biyaya. Buong pagkalinga mo kaming itinataguyod sa bawat yugto ng aming buhay at binibigyan mo ito ng kaganapan kay Jesus na iyong anak at aming kapatid. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo ng aming mga lolo at lola at mga nakatatanda upang maging aming gabay sa pagbabahagi nila ng kanilang mayamang karanasan at karunungan na natamo sa pagdaraan ng mga taon. Pinasasalamatan ka namin sa kanilang pagtutuo ng iyong pananatili at pagkalinga sa bawat kaganapan at pagbabago sa aming buhay. Basbasan mo sila ng tuwa at kapanatagan ng kasiyahan sa mga bunga ng kanilang pagpapagal at ng tapat na pagmamahal sa kanilang pamilya. Patatagin mo sila sa pagtitiwala sa iyong mapagpagaling na awa sa harap ng mga pagkakamali at kasalanan ng panahong nagdaan. Maging maligaya nawa sila sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ipag-adya mo sila sa lahat ng panganib at kasamaan na magkukubli sa walang hanggang kapayapaan at galak sa iyong kaharian. Pagkalooban mo sila ng tiyaga at katatagan, napasanin ang krus ng sakit at kahinaan ng katawan. Tulungan mo silang tingnan ang kanilang mga hirap at pagtitiis bilang pakikiisa sa misteryo Paskwal ni Kristo. Ipagkaloob mo sa amin
na kanilang mga mag-anak at mga kaibigan ang matatag na paninindigan at pananalig sa halaga at karangalan ng bawat tao na nilikha ng iyong kalarawan at tinubos ng sakripisyo ng iyong anak sa krus. Makatulong nawa ito na lagi namin silang alalayan, igalang at makalin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka na amin.